Good afternoon, good evening, magandang tanghali, good morning. Anong oras man kayo nanonood sa television man o social media, ito ang Balik Tanaw 2022 special ng Bawal ang Chismis at ako po si Sonia Soto. Balikan natin ang mga pinakatampok na personalidad at isyung ating tinutukan sa ating programa nitong nakaraang halalan na itinuturing na pinaka-divisive na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pula, berde, pink, anumang kulay ang kanilang partidong kinaaniban ay ating sinikap na makapanayam sa ating programa. Ano-ano nga ba ang kwento nila, mga hinarap at mga aral na natutunan na pwedeng baunin sa darating na bagong taon? Higit 57,486 ang mga Fernandino na bumoto kay City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag para maupo sa kasalukuyan niyang posisyon. Dahil sa dating niyang pwesto sa gobyerno bilang dating kapitan ng Barangay Dolores, marami ng taga-suporta si Mayor V o Ate V kung tawagin siya ng karamihan. Pero nitong 2022, lalo pang dumami ang kanyang mga tagahanga at followers dahil na rin sa malakas niyang presensya sa social media. Hindi rin naman siya nakaligtas sa mga mata ng mga bashers. Sa ating two-part interview kay Mayor V, tinalakay natin ito at ilan pang mga hamong kinaharap niya at patuloy na kinakaharap ng kanyang pamilya bilang isang politiko. Ang kanyang panganay na anak at social media sensation na si Nicole naman, mayroon din mensahe sa publiko. May pressure ba sa inyo ang pagiging kauna-unahang babaeng mayor ng siyudad ng San Fernando? Siyempre po, may pressure kasi nga, sabi niyo nga, first city lady mayor, no? So siyempre, kahit pa paano, kailangan may maipakita tayong kakaiba. So, napipressure din, pero challenging, pero ano naman, fulfilling. Alam ko naman po na aware lahat ang mga Fernandino sa pinagdaanan natin. As in, to the highest level, no? Talagang struggling, talagang hindi na kami natutulog halos, dasal na lang talaga ang kakampi. So, talagang ano na lang po, nilive ko na po lahat kay Lord. Basta ginawa ko yung marapat, ginawa namin buong pamilya ko, ng team namin, ng lahat. Siya na po ang bahala. At yun, binigay niya, pinagkaloob niya po ang desire ng puso natin. So yun, kaya napakasarap po na panalo dahil alam naman po natin, witness lahat ng Fernandinos kung paano po ako nahirapan sa laban natin. Mayor V, sinabi niyo rin sa inaugural ninyo, ilakota yung nepotismo, padrino, palakasan system. Ano ba ang masasabi niyo ho doon sa pinot niyang larawan na nandun po sa Heroes Hall ang inyong mahal na asawa na si Ginoong Melchor Caluwag? Siya ho ba ay may posisyon sa City Hall? Wala po. Hindi ko naman po pinapansin yung mga ganon kasi po ang asawa ko, ever since naman po, alam ng mga Fernandinos na hindi kami naghihiwalay. Siyempre, mas kampante po yung asawa ko na siya yung kasama ko. At sa totoo lang po, laki po ng tulong ng asawa ko, no? Buti nga, nagtsatsaga siyang nagpupunta rito para masiguro lang po yung seguridad ko. Nakatulong ba sa inyo yung successful ninyong management ng inyong mga negosyo sa inyong pamumuno at pamamahala sa local government unit ng San Fernando at sa City of San Fernando in general sa loob ng nakaraang mga mahigit isang buwan, Mayor V? Opo, nakatulong din in a way kasi syempre, no, noong panahong nandun ako sa company, sa mga company namin na ako yung nagmamanage, diretso akong makipag-deal. So, yun nga lang, it's a different thing na lang kasi sa private yun, no? Sariling kumpanya namin, ang kaibahan doon pag nakikipag-deal ako, pag sinabi kong ganun, yun na yun, no? Kasi hindi ako takot madapa kasi sarili naming kumpanya, sarili kong pera, walang titigin sa akin, walang magpupuna sa akin. Whereas dito, ay, hindi ko pera to. Hindi natin pera yung pera ng San Fernando, pera ng mamamayang kapampangan, yung pondo ng San Fernando. Kaya
ingat at hindi lahat ng gusto ko po pwede kasi kailangan pa ng approval ng ganito. So yun lang, dun lang ako medyo nahihirapan. Kaya kagaya nga yung sinabi ng anak ko, si Rico, na hindi ako magnanakaw kasi kung nga yung company namin, hindi ko ninanakawan. Kaya diretso lang yung dealings ko sa mga katransaksyon ko, anumang kumpanyang niya, anumang kumpanya sila. So, yun ang ina-apply ko dito, yung pagkadiretso nating makipag-deal. Kaya nga, nagtataka yung lahat sa naging dealings natin sa ating proponent, sa ating dialysis center na no cash out from the city and no cash out from the patient. Sir V, alam nyo, meron akong napanood na video nung nakaraan. Kampanya pa ito. Ang sabi niya, hindi magnanakaw ang nanay ko. At ang pangalan niya ay Nicole. Para bang napakahalaga sa inyo ng salita ni Nicole at inulit pa ninyo ito sa inyong inaugural. Sabi nyo, sabi nga ni Nicole, hindi magnanakaw ang nanay. Ewan ko po, parang ano lang, nung pandemic, parang katuwaan lang po ng mga anak ko na mag-TikTok dahil walang ginagawa. So yun, talagang parang nga pong nag-align talaga yung stars and moon na deep naman po natin akalain na sisikat yung mga anak ko. So yun, parang malaki pong papel yung ginampanan ni Nicole sa pagkapanalo ko, I guess. At Mayor V, meron natutuwa sa pagti-TikTok nyo, meron ding nagki-criticize, pumupuna ang sinasabi nila. Ngayong mayor na kayo, kailangan nyo pa ba mag-TikTok? As I said earlier, ma'am, they can block me naman kung ayaw nilang nakikita ako. Pero kasi di naman po sila yung pinasasaya ko. Yung pong mga followers ko na natutuwa sa akin ang pinasasaya ko. Nasabi mo yung integrity. Without integrity, hindi ka rin nakatulong sa kampanya ng nanay mo nung tumatakbo siyang mayor. Kahit hiyain po ako nun sa public, naalala ko, tita, talagang grabe ko pong ipangampanya talaga yung nanay ko. Kasi alam ko naman po talaga kung ano po talaga yung, kami pong pamilya niya yung mas makakaalam nun kung ano po talaga yung ugali niya or kung ano po talaga yung kakayahan niyang tumulong. Kaya talagang naging madali po yun sa akin. Mm-hmm. And worth it po kasi, tita, ayan, nanalo po si mami. So naniwala po yung mga tao, yung mga bombies ko, at binigyan ng chance si mami. Ayun po. Marami ka bang mga followers na taga rito sa San Fernando na sa tingin mo talaga nag-deliver ng votes sa mami? Opo, tita, feeling ko po kasi lalo na po nung nag-motorcade kami. Sa totoo lang, tita, shock pa rin kami kasi meron po isang barangay last election, hindi po namin expect. Sabi ko po kay mami, hindi po sa amin balwarte yon. Parang ganun po yung term nila noon. Eh. Sabi ko pa po kay mami noon, mami, huwag tayong mag-expect kung meron tayo dito, supporters o wala. Punta lang tayo, enjoyin lang natin. Kung wala, okay lang. Okay lang, ganun talaga tanggapin natin. Nakikita ka bang role mo sa, ngayon nanalo na yung mama mo, di ba? Yung mami mo, mayor na siya. Ano yung nakikita mong role using TikTok? For example, sa panunungkulan ng mami mo as mayor of San Fernando, Pampanga. Actually, malaki po yung tulong ng TikTok sa pagkapanalo po ni mami. Kasi dahil po through social media, through TikTok, nagkaroon po kami, lagi ko po sinasabi ito eh, sobrang grateful po kami kay God kasi binigyan po niya kami ng platform para mapakita po yung kayang gawin ng mami ko or yung mga accomplishments niya, mga naitulong po niya o nagawa niya sa San Fernando. So ngayon, ang content mo ay hindi na lang yung personal mong yung lifestyle. Pati na yung ano, pati na yung mga ginagawa ng mami mo as pinapakita mo na rin. Opo. Sabi ko nga po kay mami, mami, akong bahala sa iyo. Ano pa yung point ng pag-TikTok ko kung dito hindi ko ma-share yung mga magagandang ginagawa mo. So, akong bahala. So, ayun po. Kaya malaking help po talaga ang TikTok. Marami, iba pa na rin po yung mga contents ko. And more on sa accomplishments po ni mommy, every time meron po siya nagagawa, isa-share ko po talaga palagi. Kasi feeling ko po yung mga tao gusto ngayon transparency. Oh,
ano yun, kunyari, merong mga kalaban o kritiko yung mami mo sa panunungkulan niya, paano mo yun hina-handle? Or paano mo iniisip na i-handle mo when things really get bad, for example? Actually, marami na po eh, kahit sa TikTok, pagka mayroon akong pinupost na isang magandang ginawa ng mami ko. Meron po kong magbabash talaga. So, hindi po talaga maaalis yon. Maghahanap po talaga sila ng something na kakainis talaga nila. Pero ako po kasi, yung mga kapatid ko po, magaling sila. Kasi sila parang hindi lang nila papansinin. Huwag mo na lang pansinin, ignore mo na lang, ganyan. Pati po yung daddy ko, ganun. Pero ako po kasi minsan naiinis po talaga ako. Kaya minsan, sasagutin ko po talaga sila sa TikTok. Kasi parang, mas kilala ko po yung nanay ko compared sa mga nang babash. Kaya minsan sabi ko nga sa mami ko, Diyos ko, mami, hindi ako pwedeng maging politiko kasi talagang bawat bash nila sa akin or sa'yo, sasagutin ko talaga kasi alam ko hindi ka ganun. So, ayun po. Ano po kasi ako eh, parang gusto ko po silang sinusuno yung ganun. Mayor V, sa katalukuyan po ba, kumusta ang inyong relasyon sa sangguniang panlunsod? Ano ho ba ang inyong nagiging tulungan ngayon? Nag-dialogue na ho ba kayo? Paano ang mga susunod na hakbang? Since day one, nakikiusap na po ako sa kanila. Magtulong-tulong muna po kami ngayon. Dahil alam naman po natin na hindi kami magkakapartido. At syempre, lahat naman po kami gusto namin manalo yung mga kapartido namin. At hindi po nangyari yun. Kami po ang pinagsama ng taong bayan. So, kailangan po na magtrabaho kami pareho para sa mga kabalen natin. So, publicly po, nakikiusap ako sa kanila. Meron ho bang gusto pa kayong mensaheng ipaabot sa ating po mga kapwa Fernandino, sa ating mga bisita, sa mga potential investors, mga taong interesadong pumasyal sa San Fernando? Ano po ba ang pinakamahalagang mensaheng nais niyo pong iwanan sa kanila ngayong araw na ito? Hello po mga ka-Fernandino. So, asahan niyo po na maglilingkod po ako ng buong puso at may takot sa Diyos. So, pagdasal niyo po, kami na mga nanunungkulan dito sa siyudad ng San Fernando na naway mapaglingkuran po namin kayong lahat. Alter ego ng mayor kung tawagin ang isang city o municipal administrator. Napakahalaga ng kanilang ginagampan ng papel sa pag-oversee hindi lamang ng administrative matters sa City Hall o Municipal Hall, kundi maging sa policy making. Nitong Hulyo, noong mag-take over ang mga bagong administrasyong hinalal noong 2022 elections, palaisipan sa mga Fernandino kung sino ang makakasama ni Mayor Caluwag sa pamamalakad ng siyudad. Ilang buwan ang dumaan bago pinangalanan ang longtime politician na si dating Councilor Nelson Lingat bilang city administrator. Bakit ba nagtagal? At bakit nga ba niya tinanggap ang hamong ito? Balikan natin. Welcome sa Bawalang Chismis kay Sonia Soto, engineer. And congratulations on your appointment as city administrator. For a city like San Fernando, taking 2 months before the mayor finally chose a city administrator in your person, medyo mahaba-habang proseso yun eh. At nagtataka lang yung tao, ano ba yung pinagdaanan ng inyong ng proseso bago kayo napili? Kayo ba ay nag-apply? Kayo ba ay may pinag-usapan noon pa mang kampanya? Or pagkapanalo niya na marami kayong pagpipilian at isa lamang kayo sa mga pinagpiliang yon, City Admin Engineer Nelson Linga? Hindi ko expect. And even during yung campaign period, nag-commit akong tutulungan yung ating mayor, no? Wala kaming pinag-usapan na posisyon. So definitely, during the conversation na bago siya umupo, there is no single instances na nag-apply ako for any position. No. If you still remember, I was appointed as
city engineer by Mayor of Aden during 2011. Hindi ba chismis na sabihin na ang isa sa mga mabigat na dahilan kung bakit kayo ay inimbitahan ni Mayor V na sumama sa kanyang administrasyon bilang city administrator ay dahil gusto niyang ayusin ang anumang hindi magandang naging simula ng relasyon ng ehekutibo sa lehislatibo? Isa rin ba tayan? No? Unang-una, alam naman natin sa LGU, kailangan yung harmonious relationship between executive at saka legislative, no, to push the kaluwag agenda, no. And actually naman kasi sa aking pananaw, no, mga kaibigan naman lahat yung mga nasa sanggunian, kumisa lang mga miscommunication, no. Ano nang ginagawa natin para magkaroon tayo ng common agenda, meron tayong ELA, meron tayong LEDA or whatsoever ng executive legislative para nga yung mga agenda nilang pareho since the first time na naging mayor. Itong ating mga sanggunian naman, mostly, mga baguhan din. No? So, in other words, kailangan talaga magkaroon ng yan, magkaroon ng common agenda. Merong mga nagsasabi na bentahe nga daw na kayo ay matagal na naging konsihal bago kayo naging city administrator. Pero meron din namang mga nagsasabi na baka ang bentahe ay maging disbentahe dahil posible din naman dahil sa tinagal-tagal na ninyong nakasama ang mga kasalukuyang mga konsihal, although yung iba nga ay bago, at marami na rin kayo o mahaba na rin ang pinagsamahan ninyo ng mga career officers sa LGU. Pero just the same, gusto kong itanong sa inyo, will there be any instance in the future na kayo ay magpapaipit? I don't think so kasi based on my character naman, pero hindi naman makakarating doon sa puntong maipit ako. Because when I decided based doon sa pinag-aralan ko, based doon sa experience ko, and at the same time, doon sa ating pananaw for the city. Ganun lang naman, as simple as that. Ang trabaho ko ngayon, hindi na politika. No? Tapos may nagtatanong, ahabon ka pa ba o hindi? So totoo lang, ayoko na talaga sa politika kasi the mere fact na dinanan ko na for how many years, hindi na ako, misan, hindi na rin ako naman excited para abol ako ng konsyalit, tatlong bet. Alam mo naman eh, 2010 niya appears ako ng konsilor. It is a record. Ako, I am the longest serving konsilor. Maybe not only in the city. Sa istorya ng city, alam ko, wala eh. Ako lang eh. Maybe the entire province, baka. No? So ano pang challenge ko? Ngayon, yung iba, sabi niya, ganito, no, sabi ko, with my age naman, hindi na rin pwede. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon na city admin. Kasama rin ng isang mayor ang sanggunian sa matagumpay na leadership. Magkaiba man ang functions, pareho pa rin dapat ang mithiin pag-unlad ng bayan. Sa isang lungsod na sinlaki ng siyudad San Fernando, kinakailangan ang pagtutulungan ng sanggunian at mayor. Paano nga ba ito nangyayari? Tanong din ng marami, kumusta ang relasyon ng executive at legislative branches of the local government? Sinagot yan ni City of San Fernando Vice Mayor BJ Lagman dito sa Bawalang Chismis. Gusto ko munang kumustahin ang buhay ninyo bilang Vice Mayor. Ano ang pagkakaiba nung kayo'y konsihal at ngayong kayo'y vice mayor or presiding officer ng sanggunian panlunsod? Well, Tita Sonia, no, since we assumed office last July 1, from a member of the city council to a presiding officer, for 9 years, our experience as a legislator, malaking bagay that we have experience and personally, parang ano ka na eh, parang OJT, no, for this position. Sa adjustment, hindi naman ho, no, dahil 50% of the members of the city council nakasama natin. At yung mga dati naman, bumalik, no. So,
the composition of the 8 Sanggunian is very ano naman, very dynamic, no? Mm-hmm. may mga bago pero mm-hmm. most din naman mga datihan na rin. Mm-hmm. As a presiding officer ho, sabi ko nga isa ho sa nag-ibang trabaho is yung namamagitan, no? Mm-hmm. Kasi imagine 12 individual, may kanya-kanyang perspective, may ideas, mm-hmm. may mga opinion. I'm interested to find out ano ang difference that you will bring to the table as Vice Mayor of San Fernando. Well, basically ho, no, the presiding officer, the Vice Mayor, mm-hmm. Yun hong output ng mga konsehal natin, ano, is our output din technically. Yeah. But at all times we want to hindi lang ho kasi yung pagpasa ng mga mm-hmm. batas, ng mm-hmm. ordinance at resolution ang importante, no. Okay. I think we as a Sanggunian, we want things to be realized. Mm-hmm. We want not just ordinance passed but mm-hmm. implement as well, no. Mm-hmm. Kasi wala hong ako ho doon sa 9 years ho nating naging nag-chair sa mga iba-ibang committee rin, eh nakita ko ho yung continuity doon sa mga policies, mm-hmm. sa mga programa is important, no. Especially for a prime city, na developing city, mm-hmm. progressing city, mm-hmm. like San Fernando. Hindi ho kasi pagandahan lang ng ordinansa. Okay. So mm-hmm. Iyon ho ang gusto nating maging direksyon ng mindset ng mga councilors, na mm-hmm. hindi grandstanding. Mm-hmm. I have this resolution, eh dapat gawin. Ako ho, I appreciate that na nag-consehal ako na during the time of Mayor Edsa, mm-hmm. Hindi ho ako na-limit dun sa legislative. No? Okay. I was being, most of the time, nagiging parte ho nung dun sa mga implementation. I was just there to observe, mm-hmm. and sometimes being asked sa mga suggestions. So mm-hmm. mas nagiging ano ho, kasi kung may kailangan i-adjust along the way, mm-hmm. mas parang nakatutok, no, mm-hmm. To have a more implementable ordinance, dapat ho ganun ang maging mm-hmm. setup din. Mm-hmm. Well, again, we're not encroaching doon naman ho sa trabaho ng, okay. ng executive. But yeah. I think it's more proactive mm-hmm. kung pag ganun ang setup. Yeah. Nung kayo ay nahalal na Vice Mayor at hindi nyo naman kakampi itong nanalong mayor, it's not a big thing na mm-hmm. kapartido mo, hindi mo kapartido. Mm-hmm. Hindi ho pareho yung posisyon na hinabol namin mm-hmm. ng ating mayor ngayon, mm-hmm. ng mga konsehal. Trabaho ho yung ating pinasukan, mm-hmm. ano. And I think if we have a political indifference, kung meron man ho, mm-hmm. it's not part of the working terms, eh. Mm-hmm. It's very different. Mm-hmm. We're setting a line doon sa bagay ho na yun. Mm-hmm. Hindi ho natin maibabalik yung hindi magkapartido, yes. at hindi na rin ito tayo na ang nandito sa opisina. Yes. Mm-hmm. I think what needs to be established is the working in working terms between the executive mm-hmm. and the legislative. Mm-hmm. And ako ho, I am part of the legislative. Mm-hmm. But ako ho ang nagbabalansi rin, eh. Kasi mm-hmm. sabi ko nga ho, imagine 12 city councilors, mm-hmm. no, na iba-iba ho ang kanilang pananaw sa isang yes. bagay, and to come up with one, no. Mm-hmm. So I represent the Sanggunian to the executive, and vice mm-hmm. versa. Sometimes mm-hmm. I also represent the executive to the legislative. Yeah. Perception na hindi kay mayor ang Sanggunian, where is that coming from? Well, I think because of the Because of the alignment? Is it because of personal reasons? Siguro ho, what could be behind it? Para lang po maintindihan natin. Kasi Vice, parang ganun ang perception. Or alam naman ho natin kung bakit progresibo ang siyudad San Fernando. Mm-hmm. Because of the governance. No? Yes. Not mm-hmm. just the local chief executive, mm-hmm. but of course with the harmonious working relationship mm-hmm. with the mm-hmm.
legislative branch, no? So equally ho, ano ho, it should be complementing, no? Palagi. Because these are co-equal branch, co-equal, right? Branch, of course. Kaya hindi maganda yung relasyon na may lamangan, di ba? Oo, no? So iyan ho yung mga bagay na siguro dahil first term halos, no? Mm-hmm. Our local chief executive from the barangay now to the city. Kami naman ho, 6 members of the 12 are new, no? Pero ano ho eh, ang sanggunian naman kasi yung mandato ho natin bilang sanggunian palunsod, we exercise, no? Mm-hmm. Hindi naman ho dun sa tinataas namin yung sariling bangko ng sanggunian, mm-hmm. but the mere fact that yung office ho nila is andun sila, no? Mga konsehal natin, mm-hmm. unlike sa mga ibang lugar na session lang sila nandyan. Mm-hmm. Ito hong 8 sanggunian, gusto natin magtuloy-tuloy yung ganitong attitude, mm-hmm. ng ating mga sanggunian members. Ang sipag ho nilang mag-conduct ng mga committee hearings. Mm-hmm. Atin kang, you know, final message, karengke katamong kabalen, manalbeke katam. Oho, no, una-una, Tita Sonia, thank you very much for inviting me. Yeah, salamat. Always din. A pleasure. Salamat, no? Salamat. Anytime, anytime ho na ano, you can just ask, yeah. The office or ako personal. But una-una ho sa lahat po ng ating mga kasyudad dito sa Ciudad San Fernando, papasalamat ho kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating syudad, ano. So I think what is more important is yung isundo tamo po itang kekatamong pamiyaduangan para king mas maunlad na syudad. And pag malasakitan tayo, ituloy tayo pong pagmalasakitan ing balang metong. And we are assuring everyone that the 8th sanggunian palunsod of the city of San Fernando will be always here to be part of to sustain the development that we have, no? Kung naano man po ing kekatamong pwedeng gawan pa keng mas maunlad na syudad San Fernando, our office is very much open, no? To include all the members. Mm-hmm. You can reach out po, no? And vice versa, kami naman din, we will be working towards a more healthy city of San Fernando. So tamo po agawa ito without the support and participation of all, no? So being an inclusive city, no, everyone is part of the development of the city government of San Fernando. So. Gone are the days na mga lalaki lamang ang pinipiling leader. Sa mahabang panahong pinaglalaban ang mga kababaihan ng kanilang pwesto sa lipunan, marami na ang nagtagumpay at nakatungtong sa tuktok. Kabilang narito si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc, ang kasalukuyang presidente ng Central Luzon Bloc ng 19th Congress of the Philippines. Matagal nang matunog ang pangalan ni Representative Ana York Bondoc sa politika. Pero alam niyo bang may pagkakataong isinantabi niya muna ito para naman asikasuhin ang isa pa niyang personal na pangarap, ang magkaroon ng sariling pamilya? Paano nga ba pinagsasabay ni Representative Ana York ang demanding roles ng isang mambabatas at isang ina? Balikan natin. This is the second time na kayo ay naging presidente ng Central Luzon Bloc sa Congress. Noong 15 Congress, kayo din ang na-elect na presidente, hindi ho ba? Para saan ba ang pagbubuo ng bloc sa Kongreso? Well, ano po, a bloc is a group of congressmen po with a common interest. So there are only 6 blocs po, and I am grateful to the trust po ng mga co-congressmen po na talaga pong mga bigatin din po sa sarili po nilang distrito. That includes Ma'am PGMA, other third-termers po like Congresswoman Roman from Bataan, lahat po yan. I'm grateful for the trust that they gave to me. Previously, noong 15th Congress,
marami pa pong agricultural concerns, but Central Luzon is booming po now. So we have to address so many common issues po that includes transportation, our roads, climate change po because nakabungad po tayo sa Manila Bay. Of course, atin pong peace and order, economy, lahat po yan, sometimes we need to address them as a block. At Congresswoman, mabigat ba ang mga responsibilidad ng nailalagay sa ganyang posisyon? Well, definitely po, it's not only social. Though maganda naman po yung magkakaibigan at nagtutulungan, ano po. But it is my job po to be able to let us meet po various cabinet secretaries, to be able to lobby as a group po for what we need. So it's also a lobbying group. We will also serve po as a bridge between the departments and the congressmen para magkaintindihan po sila. And hopefully po, syempre, it is my job to assist my constituents and also po yung mga kasama po natin dito sa Central Luzon Block. So together po, magtutulungan po tayong lahat and this cooperation can help everyone's district and certainly my district. Okay. And Congresswoman, kung tutuusin, nagpahinga kayo ng, okay, ng 9 taon, di ba? Hindi kayo humabol para sa anumang posisyon sa gobyerno in the past 9 years. So, magandang kwento yan, Ma'am Sonia. Thanks for asking that. Kasi, i-share ko na ha, yung aking parenting journey. Opo. Well, we have been married for a long time na po. And it was really quite difficult for us to have a baby. Tumaan po kami sa maraming IVF eh. And then, it just so happened po, on my last year in Congress, we became successful po. So, I had even had to go abroad po. And, but ultimately, naging successful. So, nanganak po ako on the last year. Just before election, actually. So, nabiyayaan po kami ni Mayor Jay ng isang very cute baby boy named Benjamin. So, nag-usap po kami mag-asawa. Sabi ng husband ko, maybe this is the perfect timing in our life. So, we've been trying for a long time na po. More than 9 years na. Sabi niya, baka naman this is the timing na patapos ka na rin sa Congress. And you might want to spend some time with our baby. Kasi, biro mo, 9 years mong hinanap. And then, andun na. Tapos, you will not spend time with this precious child. So, tama naman din po, diba? So, I spent a lot of time. I breastfed my baby until the age of 4. He was 4 years old when he stopped breastfeeding po. I spent a lot of time at home. And then, I also, namatay din po yung nanay ko at the same time. So, na-inherit ko po yung kanyang family business. My mom is a florist and a floral stylist. So, pinatakbo ko po yung company niya at home. And basically traveled and yun, nagtrabaho sa bahay, sa business. Kinukupo po yung mga empleyado namin dati. I was able to transform the business po from a mall-based business to one that is now nationwide in scope. We are one of the largest importers po of imported flowers and we send them from Aparito Colo. Opo. It's a good experience, you know why po. Public service is also very exhausting po talaga, especially if you talagang binidibdib nyo po talaga yan. And it was good to get a different perspective po in life. Malaman din po nyo, you mean, you keep on helping the business. Wala ka namang business, di ba? Or you are, ano po, you are wanting to help families. Yung sarili mong family, hindi mo nahe-help. So parang lumawak po yung pangunawa ko sa pangangailangan po ng mga tao. Ang ganda ng insight na yon. Sa inyong karanasan na ito, pinakikita na may period talaga sa buhay ng isang nanay na kailangan magpanganay muna siya, di ba? Yes. Kasi ikaw ang mga bata, kung hindi rin siya maalagaan sa kanyang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglaki, di ba, Congresswoman? Yes, Ma'am Sonia, you know what now? Parang I realized na, you know, being a mom is a job in itself. And ako po, I am supportive of that we should pay stay-at-home mothers. I actually am going to file we should pay breastfeeding mothers who had to stop po. And then, itong pandemic, ito pa rin, another different insight. Ako po, I spent the pandemic in the in
in San Juan, San Luis, Pampanga. So the last two years po talaga, nasa bukid po talaga ako. And I thought I knew about the life of farmers. But you don't know until you're really there. You can read about it. You can research it. You can even marry a farmer like what happened to me. Pero hanggat hindi ka talaga nandun sa araw-araw, hindi mo talaga madadama din po yung kahirapan po ng sitwasyon. And I really appreciated this kasi yung anak ko po, syempre, no, naghahabol po tayo ng schools in Metro Manila. What I learned po talaga is that yung experience po na maging isang Kapampangan, na binalikan po niya yung childhood ko. Kasi I grew up in Makabebe also, tumatakbo po sa farm po namin dati. Yung asawa ko po, lumaki talaga yan sa bukid. Yung makita po niya yung anak niyang nagtatampisaw po doon. It was really very valuable. At nitong mga nakaraan na nag-immersion kayo dyan sa inyong sa kabukilan, nakita ko pa na parang nagtatraktora pa kayo. Nagtatrak kayo ng traktor. Nainganyo talaga kayo or you really wanted to, you deliberately wanted to know kung anong hirap na pinagdadaanan ng mga farmers. It was mostly to show my kid that farming is fun. Nalaman natin itong pandemic, a doctor is not more important than a policeman. And equal lang po to a farmer, equal to barangay tanod. Kung magkapantay-pantay lang po tayo sa lipunan. And we each have our role to play. At nalaman po natin yan ng pandemic. So wala tayong farmer, wala tayong kakainin, wala tayong doctor, what will happen, ano po. Wala tayong mga mayor who's gonna fix the vaccination. So I wanted to show my child po. Siyempre, having grown up po sa Metro Manila, medyo natatakot po yan sa putik. Pero ngayon, kung makasugod po sa burak, game na game. So I wanted to show him po na though I'm a doctor, his dad is a farmer, and we respect each and every profession. At saka po masaya po sa bukid. So nalaman po niya yun, now he's biking in the Cantaba Swamp, that farming is a simple life. There is nothing simple about it. Kayo kaya ang mag-isip kung paano kayo kikita sa hirap po ng buhay natin. It's not simple. In fact, a farmer is a successful businessman. Anyone who persists to farm ngayon, matyaga, masipag, and against all odds, eh talagang kailangan po natin yan. But Congresswoman, ang I wonder lang, ano, baka you have the answer to my question, because I don't have the opportunity to ask NLEX myself or DPWH, pupunta yung ano, yung mga fees na hindi ba na-maintain yan? Bakit parang isang araw nagising na lang tayo, may structural defects na hindi na-maintain? Actually, one of the things that I am asking the Department of Public Works and Highways to submit to me is, you know, the NLEX is a private corporation and we, the public, are, we entered into a toll road agreement. So that is a very good question po, and one that I asked already publicly. Where did our maintenance and where did our fees go? Number two, what is the responsibility po of the Department of Public Works and Highways to supervise naman po a private company? Siyempre, private company yun eh. Pero tayo, because it's a public commodity ang toll road, kailangan po may involvement po ang gobyerno. Hindi po pwedeng pabayaan lang natin ang isa pong private company. Tapos aasa tayo kung kailan po sila gagawa ng viaduct. Hindi po pwede yun. We have to ask the difficult questions. Who is supervising this? How much did they earn from us? What percentage went into maintenance? And did we just allow them to maintain, or did we join them and inspect their maintenance as the government office that is tasked to do this? So yun po yung magandang tanong. And then, I am pushing po for the government to build more bypass roads and bridges kasi we cannot expect a private company na sumagot po sa problema natin what we're gonna wait for them to build the third viaduct. And the question that I begs me to answer, how much is going to be the new toll fee for this third viaduct? Pero ngayon po, again, the government has to provide alternative roads to this, I'm sure, will be very expensive third viaduct. So, yun po yun. Those are questions that I have been publicly asking po. And so far, I wrote the NLEX po, asking them to submit to me their official, what is the status of the viaduct pa talaga. That's true. And Congresswoman, bago tayo magtapos, bakit daw kayo nag-TikTok? Ang dami yun ng trabaho.
nagti-TikTok pa daw kayo. What can you say to this? Stress reliever. Ayun. Hindi, ano ah, in fairness po talaga. TikTok, just because you do a TikTok doesn't mean that it's a dance-related po. Though, sumasayo naman po ako, no? I've done TikToks during the height of the pandemic po. These are actually short videos that may be fun, that may be kalokohan, but that may also be very informative depending on what you shoot and what is your message. As government officials, we need to spread the message, no? Right now po, there is the traditional media, kaya po nandito ako, which I respect so much. At yung history po at saka yung knowledge nyo, syempre, nandyan po. Kaya lang po, meron din po talaga tayong social media ngayon na marami rin pong umaasa doon. But again, ano, social media is not news and you have to really be very discerning po talaga kung saan po kayo magpipick up ng balita. And then, of course, meron pong mga emerging social medias na mga bata naman po ang nanonood. So we hope to give them information po, education. Once you get their attention, kasi if you don't, if they never see you and they never know what the problem is, eh ano po, hindi po sila ma-aware. So we have to go where they are para we can bring important issues po to them. Baka gumawa po ako ng TikTok dyan sa NLEX na yan. At meron ba kayong final message na is yung iwanan sa ating mga taga-panood, lalo na yung mga taga-Central Luzon at mga taga-Pampanga na nanonood po sa atin dito sa program natin na Congresswoman? First of all, I'd like to thank Ma'am Sonia for inviting me. It is always a pleasure po and to speak and converse with probably one of the most seasoned media practitioners po in Pampanga. And my last message po talaga to everyone is we are now in the period of emerging from a pandemic. And because of the what happened the last 2 years, ang laki po nang naging utang ng Pilipinas. We entered a recession. Our economy is still trying to recover yung lost ground. It is really going to be a challenging time. There are going to be many issues po to be addressed. But the most important thing po is that magtulungan po tayo. Let's work with our government. Let us kupkupin po natin individually, kupkupin natin ang pamilya natin. Let us work hard sa atin pong whatever job that we may have, rinerespeto po natin yan, lahat. And the most important po is to have hope and to work hard. At sinabi po nga po nila, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Laban lang. Enjoying the moment daw si former City of San Fernando Mayor Edwin Santiago. Ngayon tapos na ang kanyang buhay politika. Sa ating pagkumusta sa dating alkalde, kinuwento niya na abala siya sa pagbibreed ng kanyang mga alagang manok. Pero nilinaw niya na hindi raw siya nagsasabong. Tinanong natin siya, miss ba niya ang pagiging mayor? Ang sagot niya, mas miss niya ang mga nakatrabaho niya sa gobyerno. Balikan natin kung ano sa tingin niya ang mga bagay na nais niya pa sanang gawin para sa San Fernando at ang kanyang mensahe para sa kasalukuyang administrasyon. Ko, bumata ang itsura mo. Ay, salamat, Sonia. Alam mo, pag sabi ka nga, ang buhay ay hindi naman iinto yan, eh, no? So, balik tayo sa go back to farming. Ano yung pinakamalapit sa puso mo, pagkagising mo, yun ang gagawin mo. Dahil dati, busy kayo, dahil bilang mayor ng syudad, mula umaga hanggang gabi, mga problema ang kaharap nyo. Ngayon ba, may mga kaharap pa kayong mga problema? O talagang ano na lang, pa-relax? Hindi naman tayo nawawala ng problema. Lahat, it's I'm enjoying the moment. That's my ano eh. Yan ang nasa isip ko because yan ang palagi kong sinasabi sa mga kabataan. Sabi ko, past is past, but you learn from the past and always plan the future. Don't worry about the future. Always live at the moment
and enjoy the moment. Anong mga klaseng activities meron kayo? Sabi nyo, you're enjoying the moment. Yung na-miss ko na sabi ko, salamat sa mga yung pagkalaki ko na lumaki kami kasi sa bukid eh. Mm-hmm. Sa pagsasaka, may yung lolo ko, talagang ano siya eh. Buong buhay niya, magsasaka siya. Mm-hmm. And my, yung mga tiyuhin ko. At ako, bilang kasimbahay ng lolo ko, marami akong natutuan sa lolo ko eh. Kaya siguro, sabi ko, sa, yung nang nakagisnan mo, yun ang dumidikta sa isip at puso mo. At yun naman ang success story ko. If there is a success story, na so-called success story, dyan ka natutuwa, dyan ka nabuhay. So, kaya na, sabi ko nga sa'yo, nag-e-enjoy ako. And I have more time sa family and sa mga kaibigan natin. Saka sa gusto ko, I love breathing. So what are you breeding? Kasi noon kasi ako nagbi-breed ng mga alaga namin eh. Lalo na yung lolo ko, nag-aalaga kami ng free-range chicken. So up to now, I'm a chicken man. Nagbi-breed ako ng yung mga table chicken, meat chicken, yung mga ornamental chicken, yung mga show type, yung mga even game cock. Yung mga pansabong. Mga pansabong. Although hindi ako nagsusugal, hindi ako nag-ano. But I love breeding. Sinabi ninyong farm life, mas into breeding kayo kaysa sa planting, no? It's a combination eh. Combination. Kasi ang farming kasi, when you talk of farming, the real life is nasa farm. According to research, yung mga ibang lahi, 35 years old, nagre-retire na, even di Singapore niya. Saan sila? Nasa farm sila. So, pwede pala namin kayong tawaging gentleman farmer. Ah, yes. I love that. I like that. You are now from mayor to gentleman farmer. Yes. Ka rin hinahanap-hanap sa dating buhay politiko na nakasanayan mo. Meron mo bang ganon, mayor? Well, Sonia, sa totoo lang, hindi siguro pare-pareho ang tao. Sabi ko nga, kung ano yung ngayon ko, I have to enjoy it. Eh. Bakit mo hanapin ng wala? So, ako, Sonia, honestly, hindi inaanap na sarili ko ang posisyon. I miss the people I work with. Okay, the people you work with. I really miss them. Not going to City Hall, not the position. No. Bakit mo hanapin yung wala na sa'yo? Okay. Di ba? Pero hindi ba kayo na-relieved naman? So, ang natanggal sa akin, Son, is hindi trabaho eh. Kasi, pag trabaho kasi, I don't like to go into position and money eh. Di ba? And money and position eh. Pag marami kang pera, ang pera mo, aanap ng posisyon. Pag may posisyon ka, aanap ka ng pera. Yan ang cancer eh. Pag hindi tayo malis dyan, Son, yung ano, I take it as an obligation and responsibility eh. So, yun ang natanggal sa akin. But, uulitin ko, I miss the people I work with eh. Okay. Not the position. Yung termino ninyo, pandemic eh, di ba? Ang tindi ng mga problema na dumating. Siyempre, hindi ba natural lamang sa isang tao na yung crisis na pinagdaanan natin, pandemic, gave you a lot of pressure as a leader? During the pandemic, sabi ko nga, pag tumanggap ka ng obligasyon at responsibilidad, walang mahirap, Son. Dalawa lang ang pupunta, you have to be a lousy leader. Okay. Or yung ililid mo yung mga taong, hindi naman ako nagtrabaho, Son, eh. Kaya kung titignan mo, how we respond sa during the pandemic at saka yung start ng pandemic, ang gagaling nila, Son. Ang gagaling. Even yung private sector, nakita ko ang partisipasyon nila eh. Okay. Even yung mga barangay, sabi ko, great people comes in times of hardship eh. Yes. Diyan mo makikita eh. So, would you believe,
hindi ko na malayan na nagtayo tayo ng Senior Citizen Center. Mm-hmm. Diyan sa, ano, we're the first one na nagkaroon ng isolation center. Mm-hmm. Pero yun mo, mm-hmm. sa record natin, ano, mm-hmm. In-isolate natin doon, dinala natin for 14 days, mm-hmm. 14 days, almost 3,500 eh. Mm-hmm. Nung tinignan ko yung record ni isa walang, mm-hmm. nawala ng buhay. Diba? So that is something At and we are the first one na nagkaroon ng testing. Testing yung... Yes, oo. Di ba? Naging issue ang mga yan. Bakit, sabi ko, hindi natin kaya because of Valenzuela, Marikina, mm-hmm. they have the funds, mm-hmm. but they waited so long. So tayo, magagaling yung mga doctors natin, mm-hmm. and yung TWG natin, yung mga department. Meron ba kayong mga pinangarap na programa na ipatupad sa San Fernando na kumbaga na nagkulangan kayo ng oras, hindi nyo na ipatupad? Well, Son, napakahirap na tanong yan. Hindi ko pinangarap ang maging mayor, mm-hmm. sa totoo lang. Mm-hmm. Pero ang pinakapangarap ko, kung ano yung magagawa ko, mm-hmm. sa ating bayan, mm-hmm. bilang Fernandino. Okay. Pinangarap ko yon. Mm-hmm. Yun ang nasa isip at puso ko. Mm-hmm. Alam mo, there is only one way. The art of service. Mm-hmm. The art of service. Yun ang... That's the thing that dictates my heart. Ang utak ko is ano yung magagawa ko, mm-hmm. But heart dictate. So there is only one way mm-hmm. to seek a public office. Wala ka bang mga nabitin na programa? Kaya nga, sabi ko nga, hindi mo matatapos Hindi mo lahat magagawa. Okay. Hindi mo lahat matatapos. Mm-hmm. Kaya dapat, may succession plan ka, mm-hmm. continuity, mm-hmm. Succession management, mm-hmm. kasama na sa leadership yan. Okay. Kasi we just given mm-hmm. 9 years, mm-hmm. pinakamahaba yan. Mm-hmm. Ang importante kasi, meron kang direction. Mm-hmm. Masasabi ba natin na nagkaroon kayo ng succession plan in so far as the 2022 elections? Yun ang inisip ko, kaya pinatatag ko ang bureaucracy. Mm-hmm. Because politician, mm-hmm. elected official, they come and go. Mm-hmm. If succession, we need succession, wag lang gibayin yung bureaucracy. Mm-hmm. Kahit na sino ang dalin mo dyan, umupo, mm-hmm. mamaneo niya lang. Kapag hindi matagumpay na naipatupad ng mayor yung mga dapat na programang karapat-dapat na dinideserve ng mga Fernandino, hindi rin pala magtatagumpay ang sanggunian, ano? Wala silang maipakikita ang accomplishment. Ang sanggunian kasi, they are not executing something Hindi sila makakagawa ni isang tulay Mm-hmm. You just give a law that will yung batas. Even pag-approve ng budget, that's mm-hmm. yellow mm-hmm. Appropriation Act yan mm-hmm. mga ano Ngayon, tingnan mo, napakagaling na sanggunian natin. Mm-hmm. Tingnan mo naman yung kalidad mm-hmm. ng mga sanggunian natin. Mm-hmm. Yung vice mayor natin ngayon, veterano ng mm-hmm. Konsehal. Okay, tingnan mo naman, from first councilor down to the 10th councilor. Ang gagaling yan mm-hmm. So, ang gagaling ng bureaucracy. Mm-hmm. So, nasa leader yan Mm-hmm. It's a question of leadership Son, mm-hmm. I will define leadership mm-hmm. in a few words. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Leadership, susunod kami. Mm-hmm. Pag nakita namin ang puso mo, mm-hmm. we'll follow. Show me your heart and we will follow. Mm-hmm. That is the key word. Baka gusto niyong magbigay ng mensahe sa mga taga City Hall, yung mga syempre may mga fans club din kayo diyan sa City Hall. Syempre 9 years kayong mayor, 9 years kayong vice mayor. Ang tagal nung panahon na yun, I am sure na miss nila kayo. Baka may message kayo sa kanila, message sa sanggunian at message
sa mayor. At panghuli, message nyo sa lahat ng Fernandino. Sige. Okay, sa mga nakasama natin kanina, sabi ko nga, hindi ko man na-miss ang pagka-mayor ko, pero nami-miss ko kayo lahat. Mm-hmm. Ha? At sa ating mga kasamahan sa Sanggunian, ituloy nyo ang galing nyo, mm-hmm. Ang sisipag nyo. Mm-hmm. Sabi ko nga, pagtulungan nyo yan, ha? Mm-hmm. Ang matatalo ang mga Fernandino. Mm-hmm. Ha? Hindi tayo mananalo dyan. Mm-hmm. For sure, may matatalo dyan. Mm-hmm. So, pag-igingan nyo sa mayor naman natin ngayon, mm-hmm. at ituloy lang ang iniisip mong para sa mga Fernandino, ha? Mm-hmm. At ibigay mo ang, kasi hindi ka magiging mayor dyan kung walang nakitang kakayahan ng isang mayor. Magagaling ang mga Fernandino. Mm-hmm. Ha? Yan ako umaanga sa mga Fernandino. So, sa mga nakasama natin sa trabaho, mm-hmm. Dyan, mga bawat departamento, pinagmamalaki namin ni Sonia. Kanina, mm-hmm. tinanong ko, mm-hmm. kung marunong, mm-hmm. matatag ang birokrasya. Hindi, sa buong Pilipinas, isa kayo, mm-hmm. sa pinagmamalaki ng DILG. Mm-hmm. Kasi consistent kayo sa SGLG, mm-hmm. Consistent kayo sa PBB. Ha? Mm-hmm. Katatanggap nyo lang ng PBB, yung performance-based bonus nyo. Mm-hmm. Sana taon-taon yan. Mm-hmm. Tulungan nyo ang nakaupong mayor ngayon. Makipag-cooperate kayo, lalo na para sa taong bayan. Mm-hmm. Sa Sanggunian naman, ang trabaho natin, kasama dyan ako lumago, mm-hmm. Sa institusyon na yan, pagpatuloy natin na marunong tayong makinig, mm-hmm. sa pangangailangan ng ating mga kababayan, dahil tayo ang bibig, tayo ang tenga, mm-hmm. ng mga taong bayan. Mm-hmm. Kung ano yung ano natin, makisama tayo, makataong bayan tayo. Hindi tayo makapartido, mm-hmm. o huwag muna nating isipin ang eleksyon, mm-hmm. Kung ano ang kailangan ng taong bayan. Diyon tayo makipagtulungan. In the age of social media, naglipa na ang fake news. Hindi po biro ang mga ito dahil maaring makasakit ang maling balita. Dito po sa CLTV 36, sandigan namin ang katotohanan. Dito po sa CLTV 36, bawal ang chismis. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo dito sa ating programa, kung saan ang totoo lamang ang ating pinapanigan. Naway sa bagong taon, kayo ay patuloy pa rin naming makasama sa pagbibigay linaw sa mga usap-usapang may epekto sa ating lipunan at taong bayan. Ako po si Sonia Soto, taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.